What's up mga kaibon? Ngayon, i-discuss natin kung ano yung pwedeng pamalit pag naubusan ng feeds sa ating mga alagang ibon. Ano kaya? So ito yung pwedeng alternative food para sa ating mga alagang ibon kung sakaling wala na kayong mga feeds. So isa ito, white corn. Maliit ito, mataas to sa protina. So maganda ito para sa ating mga alagang ibon, lalo sa may mga inakay ay yung mga nagpapasubong inakay, yung mga bagong pisa. Maganda to. So ito kasi parang halos durog na yung loob eh, pag kinain ng ating mga alagang ibon. So ipapakita ko yung video pag binigay na natin itong puti na mais. So guys, okay! So ayan mga kaibon, bali itong white corn, ang gagawin natin, hiwa-hiwain lang natin siya ng maliliit para mas madaling maubos ng mga ibon yung kabilang side. Kasi pag masyadong makapal o malaki, o kaya ganito lang, ibubuo yung ibibigay natin. So limitado lang yung nakakain nila. Kasi itong side lang, or itong side lang, itong gitna, nahihirapan silang ubusin. So ginagawa ko, pinuputol ko sila ng mga ganito kalalaki. So, ayan. So, malambot lang naman ito. Ayan, ganyan kaliliit lang. Kaya ganito kaliliit. Para yung habang kinakain nila itong kabila, nauubos din itong kabila. So, mas nakuha nila yung nutrients, nauubos talaga. Kesa ito, nabuo, ganito kalaki. Minsan, ubos na yung kabilang side na to. Ito, hindi pa. Minsan, ito, hindi rin. So kinabukasan, pag hinayaan natin yun, natutuyo na to. So hindi talaga nauubos. Sayang lang. Kaya ginagawa ko, iniiwa ko sila ng ganito. This 1 inch. So yun, check out natin yung video. At ibibigay na natin at papakain na natin sa ating mga alagang ibon. So let's go! Yan mga kaibon, iwain lang ng ganyang kaliliit. At least 1 inch. So ayan, bibigyan na natin ngayon sa ating mga alagang ibon. So, let's go. So ayan mga kaibon, bali ito yung example, oh. Tingnan mo. Ubos. Yan to kalalaki yung pagkakakat natin sa white corn. So ayan, oh. Halos ubos talaga siya. Ayan sinasabi ko yung comparison. Kesa sa buo. Kesa yung buong mais talaga ang ibibigay ninyo. So ito, bibigay tayo ngayon ng ating mga kinat. Go! So mga kaibon, yan po ang ating alagang kakatail. So yan po, pinapakain ko rin po sila. So lahat po ng alagang ibon, so kung ano po yung binibigay ko rin sa isa, binibigyan ko rin yung iba. Kasi maganda po yan. Kung okay po sa isang line ng ibon, katulad po ng parakeet, budgie, so binibigay ko rin po sa kakatail. So next video natin, papakita ko yung Indian ringneck. So bibigyan, paborito talaga ng Indian ringneck yan. So ayan mga kaibon, bali dito magbibigay naman tayo sa ating mga alagang Ago breed. So ito yung luma nila. So ubos. So ayan yung ating mga alagang ibon. So sinasuggest ko na ikat nyo lagi yung white corn, kakat nyo ng halos 1 inch para walang sayang, nauubos lahat. Kasi pag malalaki yung ano, ay bibigay nyo na ng buo, sayang lang po yung ibibigay, may nakakain pero kukunti lang.
So mga kaibon, ang mais ay isa rin sa content o ingredients ng mga formula na pinuproduce ng ating mga kasamang kaibon. So yung mga example dyan, yung ating isang halimbawa ko dyan, yung Sakto formula at yung Cerelac na pinapakain ko sa inyo mga labang kaibon. So, isang alternative food po yan at maganda po, masustansya pa. Rich in fiber din po ang corn. Ayan, nag-aagawa na sila. Kung mapapasin nyo rin po yung ating mga feeds, meron din pong halo na corn, dried corn. So, ito po talaga usually, talagang pagkain talaga to ng ating mga alagang ibon. So, minsan kasi, sinasabi lang nila alternate food. Kasi nga, bibihira naman kasi pagkain talaga. Malimit talaga ay feeds. Yan, white millet, mga yan. Canary. Kasi usually yun talaga yung pinapakain. Pero ito, ako kasi every one week, minsan two times a week, papakain po talaga ako ng ganito ng corn kasi maganda po talaga sa ibon at may maganda po at the best po sa mga may mga inakay, mas mabilis po yung paglaki. So ang kailangan po yung hilaw na white corn, ha, wag po yung pinakuluan na, wag po yung niluluto na, mas okay po yung hilaw. Yung pinakuluan po kasi na mais, meron na po kasing mga pampadagdag na lasa yon. Hindi po katulad ng fresh na corn, wala pong added preservative or pampaalat or pampalasa. Natural po talaga. Mas okay po yan sa ating mga alagang ibon. Check out natin yung ibang ibon na pinapakain ko rin ng white corn. So mga kaibon, yan ang aking alagang Indian ringneck. Yan. So ito ay cock. Dahil yung hen kasi na ano pa sa ano. Try natin abutan. Yan. Ang parot po kasi ay mahilig po umawak ng pagkain. Yan. So idadrop yan ang kaya kailangan kalahati po na 1 inch na pinutol natin galing sa bulo ng white corn. So kinat ko pa po ng kalahati pa po para mahawakan yung parot habang kinakain. Sobrang lapit po kasi ng cellphone, kinukuha po niyan kaya medyo malayo ang buha natin. Pero mabait po yan, sana yung sa tao. So minsan inaabot ang uho ng pagkain niyan. So yan, alternative food din po ng parod ko yan. Minsan ang pinapakain ko dyan, gulay. So bihira po ang peach, binibigay ko sa parod. At minsan po vegetable, fruits. Ayan, corn na hilaw. So ang feeds niya naman po, ang pakain ko dyan, sunflower. Yung malalaki. So guys, yan, ipapakita ko yung mga bawal naman sa ating alagang Indian ringneck para maiwasan nyo at nakakalason nyo sa kanila. Guys, ayan yung kanyang pair na lutino. Kumuha na yung hen. Kumuha na ng mais. Ayan. So, hindi natin ma-video na malapit kasi lumilipad yung hen. So guys, bigyan naman natin yung ating
colony, ating mga nasa flight. So, check out. So ayan guys, kahit hindi nyo natanggalin yung mga natira, ay unti-unti po nilang uubusin yan hanggang sa tuwa na nila at wala ng laman. Ayan, hindi sila mapakali. Ayan. Merong Cremino, may Lutino, may Tufted, may Budgie. So, ito po kasi ay flight cage ko. Kaya po iba-ibang ibon po nakalagay dyan. So guys, kung makikita nyo, kinakain din nila yan yung gitna. Kasi kaya na nilang tuklapin yung gitna. Walang masasayang. Lahat pakakain nila yung gilid, yung gitna, kaya kinakat ko siya ng 1 inch kada isang mabais. Pwede nyo po subukan yan sa inyong mga alagang ibon. Papa African, Parakeet, Budgie, Cockatail, Indian Ringneck. Yan, maganda po yan sa inyong mga alagang ibon. Sa isang buong maghapon, busog na po ang inyong mga alagang ibon dito sa alternative food na to. Healthy pa po at maganda sa ating mga alagang ibon. So guys, ayan yung 2 days ago na binigay ko. So yan, kung makikita nyo, ubos yun naman. Then sulit talaga yung pagkakabigay. So yun yung bago, yung dalawa. Itong pera na nandito ay may itlog. So may inakay. So maganda sa kanila to kasi magsasubo yung hen. So talagang ubos yan tapos bago nila isubo sa inakay. So kaya 1 pair, 2 binibigay ko. Ayan yung back free. So itong cock ay budgie kit. So crossbreed na siya ng budgie and parakeet. So mamaya maya lang, ubos na yan. So check out tayo sa isa pang colony. So let's go. So guys, ito yung aking colony na isa. Bali, 6 man nakalagay rito. So, yung isang pair, may itlog na rin. So, ayan. Lahat ng ibon ko ay alagang ibon ay pinapakain ko nito. Minsan may araw na sa 2 weeks, twice ako nagbibigay nito. So minsan sa isang buong araw, ito lang ang kinakain nila. Kailangan din po talaga ng ating mga alagang ibon ito ang mais. Iba po ang vitamin ang nakukuha dyan at protina. Mayroon din pong fiber. So kailangan po talaga pakakainin nyo rin yan. Papakita ko po sa inyo yung video after nito na yung pera po natin ay meron pong inakay. Makikita nyo po ron kung gaano kalaki yung build ng inakay kasi pinapakain ko po ng mais. So mabilis po kasi ang paglaki nila pag pinapakain nyo ng ganitong klaseng pagkain. Hindi po kasi kailangan puro feeds lang. Iba po kasi yung nakukuha lang sa feeds at sa protina na nakukuha sa mais. Madami pong pwedeng alternative na pagkain para sa ating mga alagang ibon.
may time po kayo, pwede naman po kayo mag-research. Libre naman po ang Google, makikita nyo kung alin yung mga po pwede ron. Yung hen na spangle gray at yung spangle na green. So, pero po yun, may itlog po sila. So, check natin yung kanilang mga inakay. So, guys, ayan yung kanilang mga inakay. Bali yung kinakain nila ngayon na white corn. So mamaya isusubo nila yan dyan sa kanilang mga inakay. So katulad nga ng sinabi ko kanina, the best talaga siya lalo kung merong itlog o may inakay. Dahil yung nutrients na nakukuha sa white corn na wala sa ibang mga feeds, so may susubo nila rin sa inakay. Mas maganda ang paglaki, mabilis. Kasi diretso na sa inakay. So, ayun po yung kanilang mga inahin. Kanilang parents. So, guys, hanggang dito na lang. Bali, i-update ko kayo sa next na video. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga i-upload kong video tungkol sa pag-iibon. Share ko po yung mga idea ko at ibabahagi ko kung paano mag-alaga ng ibon, paano paramihin. So, yun po. So, guys, salamat!